everyone! Welcome back to my YouTube channel! Kumusta kayong lahat? Sana okay kayong lahat dyan, lalo na sa bahaan. Kami dito, umupa na yung tubig, pero umuulan pa din. This afternoon, umuulan hanggang hapon. Hapon na dito, 4:30 p.m. So, magluluto tayo ng kimchi rice. The same yung minukbang namin ni April, nasarapan siya. So, ngayon magluto naman ako. Dinner namin. At tingnan yung pauti din natin today. Oh. Diba? Very, Ito yung nabili ko sa SM last time. Na dadalhin ko man to sa Netherlands kasi pag mainit ang weather, mainit to warm kasi to. At ngayon, maulan-ulan man, malamig-lamig. Tapos, pagkatapos kong magluto, at kumain, magpunta ako dun sa Hi-Fi Market kasi magbili ako na yung kitchen towel. Ngayon, before tayo magpunta doon, magluto tayo ng kimchi rice. Yung ingredient ko sa kimchi rice is, pakita ko sa inyo. Siyempre, simple lang. Garlic, onion, tapos yung nabili ko na ganito na sa 1R, very mura na siya. Kaya, ito. I-defrost mo lang siya, tapos you can put it in a fried rice, di ba? Pineapple rice, sarap din. Tapos, syempre yung specialty natin, kimchi rice, homemade by me. Ubos na yung kimchi namin, last na to. Kaya, magbili naman kami ng cabbage at maggawa. Magsarap kasi ng kimchi, no? Tapos, I think madami itong benefits din. Hindi ko alam, i-search ko muna. Tapos, sabihin ko, i-share ko sa inyo kasi lahat gumagawa tayo nito ba? Tapos may nagtatanong din, ano din mga benefits makakuha sa kimchi? Actually, hindi ko din alam. Kaya, i-google ko yan para sa inyo. Or, pwede din, i-google nyo na lang. Ano pa naman ako, bugo-bugo. Puri-buyag lang. At syempre, rice is life. Kain tayo ng rice today. Oh, grabe, rice ako. Yesterday, pumunta kami sa 1R. Tapos, wala talaga silang french fries. Wala silang mga hash brown. Wala lahat. Hindi ako mag-rice. Kaya na french fries or potato, hash brown, ganyan. Wala talaga doon. So, kaya magpunta rin ako sa hypermarket. So, doon na ako sa hypermarket. Pagbili ng ganyan. Meron din silang french fries. Ang gusto ko lang doon sa 1R kasi may sila coated na french fries ba. Masarap yun. So, huwag na nating patatagalan pa. Today is cooking vlog na naman, kimchi fried rice. Sana may matutunan kayo. At sana nagawa nyo na yung kimchi recipe ko. Kung nagawa nyo yan, mag-comment kayo. At kung nasarapan man kayo, mag-comment din. Kung hindi man kayo nasarapan, comment nyo din. Basta, na-appreciate ko kayong lahat. So, happy ako na na-try nyo yung recipe ko. Very happy. And basta, happy lang. Go lucky. Lalo na sa panahon ngayon, mga no negativity, enjoy life, di ba? Importante, good health. Guto na tayo, no? Kasi guto na din ang bito ko. Yes, Kyrie, what do you want? Water, hi! Water, okay, come here. Open! Kyrie is here. Mga yun na siya water ka siya namin nandito. Okay, be careful. You want to get water yourself? Okay, get water yourself. Kuha siya water. Very good naman si Kyrie. Very good man, Kyrie. Uy, love, mommy. Oh. Ha? Masakto na. Ina pa lang sa... Hi! Thank you, Kyrie. Agi, Agi. Magi ka? Oh, sige, Agi. Ngayon, simulan na natin yung ating kimchi rice. By me. Oh. Umuna natin to. Kaya lang, maingay itong hood. So, pagmadalian lang to kasi hindi ko panda rin yung hood. Kasi pagpanda rin ko, hindi nyo maririnig ba yung mga salita natin. Tapos nito, magawa din ako yung salad kasi yung mama ko talaga mahilig sa mga salad-salad, mga litos at kami din. Tagakain namin, may talaga litos, mga salad-salad, sagbut. Maganda kasi yan din sa ating skin. Yung lalo kukumbir, madami benefits yung kukumbir. Diba? Lalo na sa April, may gusto kukumbir. Buwang naman tayo eh. Lagyan ko muna siya ng kunting mantika. Ano to siyang ginamit ko? Yung ginamit ko na mantika is canola oil. Tapos, lalagyan ko din siya ng kunting sesame oil. Kunti lang. Kasi yung sesame oil din, pag madami na,
hindi na din very good ba? Strong na yung pagkain. Ganyan, konti lang. Tapos, mainit na siya. Lagay natin yung garlic at onion. Diba? Bango na niya, oy. So, nalakay ko na. Ngayon, ilagay na natin yung rice is life. Oh, daming rice, no? Lang. Tingnan si April, malis kasi siya kasi nagpaano siya? Nag-eyelash lip. Sino kaya yung pagpagandahan niya, no? Na ano, gusto ko. Kaya i-try ko yan, magpa-eyelash lip. Hindi ko kasi alam. Akala ko ano siya, magpa, ano yun, extension sa pilok. Kaya lang last time. Mag-ganyan ako tapos yung ibang pilok ko nang-ibot. Kaya ngayon, itry ko yan. Left lang yung pilok natin. Mata na siya ng puyo. Hindi alam ito kalong. Magluto na ako fried rice. Kala kung nalagay ko na yung rice. Nag-ano din siya, nag-grocery. Lagi lang grocery, no? Ako mag-grocery, siya rin mag-grocery kasi hindi ko naman alam yung mga gusto niya. So siya mag-grocery sa kanila. Magluto muna tayo. Tapos, i-ano muna natin yung rice. Parang mag, ano siya ba? Crunchy-crunchy. Ano kasi guys, sa akin, ipunta ako ng Grand Mall. Iba kasi yung mga chichirya sa Grand Mall ba, mura lang. Mas mura. Yan, yung ano, happy. Happy birthday. Yung mga ano, yung mga pagkain dati ba, nakakamit kasi. O, ganito ba? Safari, o. Diba, happy. Pag mga chichirya, ganyan. Pag madami ang chichirya doon sa may Grand Mall dito, mas mura ba. Finish yung rice natin, lagyan ko ng konting mantika sa gitna. Kasi, prito natin yung itlog. Lagyan siya. Diba? Very simple lang magawa ng kimchi rice. Ang last na tinalagay is yung kimchi. Hanggang maluto ba? Yung itlog. Hi, Kairi! Quiet, Kairi! Lutuin mo yung itlog. Diba? Tapos, pag sa tingin nyo parang luto-luto na, haluin. Halo. Wow. Sarap ng aking kimchi rice with itlog. Hindi nyo yung sadamihan ng ano, flavor kasi ang kimchi flavorful masya. Tapos maglagay na tayo ng kimchi. Siyempre, maglagay tayo ng kimchi. Ow! Bugnot. Tapos maglagay din tayo ng sabaw ng kimchi. Huwag nyo na siyang lagyan ng flavor yung rice nyo kasi yung kimchi, flavor po na. Tapos yung sabaw. Kimchi rice, kung hindi pa may gusto, lagyan pa natin ng sabaw. Ganito lang, hanggang luto na naman ito lahat, kaya pagkatapos, tikman lang. O, diba? Very easy lang. Saan pa kayo? Homemade kimchi pa. Homemade kimchi rice pa. Magawa tayo ng salad sauce. O, pero ito, nabili ko din ito sa isa. Ito siya, Caesar dressing. Tapos, Thousand Island dressing. Tapos, siya, Italian dressing. I-mix ko siyang tatlo. Masarap. Kasi pag ito lang, hindi masarap. So, i-mix ko siya. Maglagay tayo dito. Mama kong sarapan. I-shake muna natin ito. Shake, shake, shake! Tapos, ito din. Yung lettuce ko, hugasan ko na tapos mag-comer na nun pa. Ito muna kung nakanetin.
Mix lang natin siyang tatlong sauce. Ang sarap. Ganito rin yun. Tapos kung sa tingin nyo masim-masim, lagyan na siya ng kunting sugar or honey. Ako, mahilig kasi ako sa may ano, kunting acidity. Kaya magkain na tayo. Na yung ating kimchi fried rice. So, tingnan nyo, wow, yummy. Tin, o, di ba? Kain tayo! Kain rice there. Kain na kain rice. Fried rice natin, no? Tikman natin. Mmm, yummy. Yan, yeah, sweet. Tapos yung salad namin, ang dami sambot. Ang ate mo, boy. Mamaya ka na lang magkain, boy. Kailan kumakain, ha? Kain time. Yung mama ko kumain din sa salad kasi masarap na yun. Oo, masarap. Alam niyo ba, dati hindi ako mahilig na kumain ng ganito. Hindi ako mahilig kumain ng salad. Pero, nung nakaanak na ako, nagbago yung taste ko. Yung hindi ko kinakain nung wala pa akong baby ngayon, kinakain ko na yung hindi ko kinakain dati. Pati aso, kinain mo. Pati aso. Buto na naman siya ng ano, fried rice, kimchi. Masarap. Okay, try nyo. Masarap ng salad. Ganunin nyo, i-mix nyo. Okay, ako lagi kumain. Masarap kasi magkamay. Mmm, maganda yung pilok niya, oh. Siyempre. Magpapipilok daw siya. Sabi ko sa ano na lang, mga Monday. Samahan ko siya. Mura lang. Oo, mura lang to. Masarap to lang yan ng chicken. Grilled chicken. Grilled chicken? Mmm. Baka pagbalik ni Dayan, yung gain ko na weight, magiging 10 kilos na. Ha? Kaluod. My God, taba na. Cucumber. Cucumber! Every time magkain kami, may ganito talaga kami. Healthy ko, no? Healthy. Sana ako healthy, no? Kasi ako kanina ng pancit, o, diba? Lunch, o, may katira pa. Inubos ko na. Kain-kain hanggang may kinakain, no? Habis na pala ako. Hindi ako natuloy doon sa hypermarket kasi dumating man si April. Tapos sabi niya, yung tubig daw lumalim. So sabi ko, bukas na lang kasi gabi na din ba, hindi ko talaga makita yung ano yung, kasi yung daanan dyan, madaming mga ano ba yun, butas-butas. Hindi maganda yung daanan sa amin. Kaya bukas na lang ako magpunta doon. At ngayon, mag-bake ako ng ano, moist chocolate cake kasi bukas, birthday ni April, para hindi na kami magbili, mag-bake na lang tayo. Yung chocolate cake na lang yung binibake, ito yung bibake ko. So, samahan nyo akong mag-bake. Same lang naman yung ingredients. At yung cream frosting natin, butter cream cheese frosting. Masarap to kasi may cream cheese. Usan pala kami ng itlog kasi lagay ko kayo na sa kimchi rice ba? Buti na lang, may nagtitinda dito sa subdivision ng itlog. So, sabi ko, maghanap kaya ako dito. Buti na nakahanap ako. Tatlong itlog lang naman yung gagamitin ko. Mix ko natin chocolate cake. Tapos, preheat ko na din yung oven natin. Na akong nag-bake at nagawa na din ako ng chocolate ganache. Inalamig ko na lang. Ito na yung cake ko. Kasi dalawang layer tapos yung cream frosting. Ngayon, naglinis na naman ako. Pagtapos nito, gagawin ko na yung ano. Kasi malamig-lamig na din yung cake. Kaya na mag-bake talaga. Madami kong gasin. Ako ng cream frosting. Oo, sarap to na cake. Especially by me. Diba? Diba? Masarap nito.
So yung isa, ano natin sa ibabaw. Gusto ko na talaga yung homemade cake natin. Wow, stick ko yung nilagay ko sa gilid. Kasi wala pala akong panglagay sa gilid. Eh. Kaya chocolate man yung stick ko. Madami yung kami stick ko. So, ito na siya. Bukas ba para mag-set yung ano niya, chocolate. At yung ginamit ko na chocolate is yung pure chocolate na dala ko sa Netherlands. Kaya sana masarap to. Kasi wala man akong powder sugar. So, ginamit ko yung creme frosting is condensed na. Condensed milk na yung flavor ube. Kaya hindi ko alam kung masarap to. At tingnan natin bukas. Nandiyan yung ating pa-video today kasi matulog lang ako na rin ito 11:30 PM. Sana nag-enjoy kayo sa ating pa-video today. Kung nag-enjoy mo kayo, don't forget to like, share, and subscribe. And follow my Facebook page also kung gusto niyo ako i-follow. And click the notification bell para updated kayo kung may bago akong video. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all. Stay safe. And see you in my next video. Bye! I love you all!